Nag-apply ng trabaho ang probinsyana sa isang sikat na kumpanya. Pero laking gulat niya dahil lola pala niya ang may-ari nito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang sa isang iglap nagbago ang lahat. Si Maika ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina na isang tindera sa palengke. Kahit mahirap ang kanilang buhay, napakasipag ni Aling Minda, ang ina ni Maika, upang matustusan ang pangangailangan ng anak sa pag-aaral. Madalas nilang pinag-usapan ni Maika ang mga pangarap nito tuwing nagkakape sila sa kanilang maliit na kubo. Anak, sana balang araw makita kitang magtagumpay at maging masaya. Sabi ni Aling Minda habang nakangiti kay Maika. Opo, Nay, gagawin ko pong lahat para masuklian ang inyong sakripisyo. Sagot ni Maika at puno ng determinasyon. Nang makatapos ng kolehiyo, puno si Maika ng pag-asa. Ang kanyang diploma ay tila ba isang susi sa mas magandang buhay. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang ina. Nay, gusto ko pong lumuwas ng Maynila para makapagtrabaho sa malaking kumpanya. Siguro po, doon ako makakahanap ng magandang oportunidad. Anya isang gabi habang sila ay nag-uusap. Napabuntong hininga si Aling Minda. Pero ngumiti rin. Kung yan ang gusto mo, anak, susuportahan kita. Huwag mo lang kalimutan ang mga aral na itinuro ko sa'yo, ha? Paalala ni Aling Minda. Pero bago siya lumuwas, muling binalikan ni Aling Minda ang mapait na alaala ng kanilang nakaraan. Anak, may isang bagay akong gustong ikwento sa'yo bago ka umalis. Para kahit papano, daladala mo yung kwentong to. Simula ng kanyang ina, habang pinipigilan din ang sariling damdamin. Noong kabataan ko, umibig ako sa isang lalaking may kaya sa buhay. Ang akala ko noon, kami na talaga ang para sa isa't isa. Malungkot ang mga mata ni Aling Minda habang nagbabalik tanaw sa mga panahong iyon. Tahimik namang nakikinig si Maika. Hawak ang kanyang kamay ng kanyang ina bilang pagdamay. Pero hindi naging madali ang lahat, anak. Patuloy ni Aling Minda. Nung malaman ng kanyang ina na ako'y buntis, pilit niya kaming pinaghiwalay. Wala akong magawa kundi tanggapin ang desisyon ng pamilya niya. Mula noon, mag-isa akong tinaguyod ka. Kahit isang kahig isang tuka lang, ang pamumuhay natin, kinaya naman siguro. Patuloy niya. At naramdaman ni Maika ang lalim ng pagmamahal ng kanyang ina. Niyakap ni Maika ang kanyang ina ng mahigpit. Inay, salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Sabi ni Maika, halos mabasag ang kanyang boses sa pagtitimpi ng kanyang emosyon. Ramdam niya ang bigat ng mga pagsubok na pinagdaanan ng kanyang ina upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Siya ang tanging dahilan kung bakit may tapang siyang tahakin ang mahirap na landas patungo sa kanyang mga pangarap. Kinabukasan, inayos ni Maika ang kanyang mga gamit at nilagay sa isang lumang bag ang lahat ng kakailanganin. Kasama na rin dito ang mga alaala ng kanyang buhay sa probinsya at mga bilin ng kanyang ina. Ingat ka, anak. Palagi kang magdadasal at mag-iingat, ha? Sabi ni Aling Minda habang niyakap si Maika ng mahigpit. Si Maika hindi maiwasang maiyak. Pero alam niyang ito ang simula ng kanyang pag-abot ng mga pangarap. Salamat po, Nay. Babalik po ko kapag nagtagumpay na ako. Sabi ni Maika. Sabay yakap ng mas mahigpit. Pagdating sa Maynila, namangha si Maika sa taas ng mga gusali at sa dami ng mga tao.
Iba ito sa tahimik na buhay sa kanilang baryo. Pero hindi siya nagpatinag. Agad siyang naghanap ng mga pwedeng pasukang kumpanya at nag-apply sa ilang sikat na opisina. Kaya ko to para sa akin pangarap at para kay nanay. Bulong niya sa sarili habang nasa pila ng mga aplikante. Sa araw ng kanyang interview, halos nanginginig si Micah habang naghihintay sa waiting area. Kaya mo to, Micah. Bulong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasuot ng kurbata at may seryosong muka ang lumapit sa kanya at nagsalita. Miss Micah, pwede ka nang pumasok. Tumayo siya ng maayos. Lumakad patungo sa opisina at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok. Pagkapasok niya, napansin niyang tila espesyal ang titig ng lalaking mag-i-interview sa kanya. Agad itong umiti at sinabing, "Kumusta ka, Micah? Sabihin mo nga sa akin, saan ka nag-aral?" Nagkuwento si Micah tungkol sa kanyang edukasyon at mga naging trabaho niya. Nang mapansin ng lalaki ang larawan ng kanyang ina sa kanyang resume, bigla itong nagtanong. "Ah, kumusta nga palang nanay mo?" Medyo nagulat si Micah at nakangiting sumagot. "Mabuti naman po, sir." Subalit habang tumatagal ang usapan, napansin ni Micah na parang seryosong seryoso na ang mukha ng lalaki. Napatitig ito ng matagal sa kanya at parang may malalim na iniisip. "Ano nga palang pangalan ng nanay mo?" Tanong ng lalaki na parang may halong kaba. Minda po," sagot ni Micah. Sa pagsabi niya nito, biglang tumayo ang lalaki at lumabas ng opisina. Parang may hinahanap sa labas. Iniwan si Micah sa loob. Nagtataka at medyo kinakabahan. Hindi niya maintindihan ang naging reaksyon ng lalaki nang malaman ang pangalan ng kanyang ina. "Ano kayang nangyari? Ba't siya biglang umalis?" Tanong niya sa kanyang sarili habang iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Habang naghihintay sa kanyang pagbalik, hindi mapakali si Micah at parang bumibigat ang kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lalaki na may kasamang isang matandang babae. Medyo may katandaan na ito. Pero matikas pa rin ang tindig at halatang kagalang-galang. Hindi man ito kilala ni Micah, napansin niya ang kakaibang respeto na pinapakita ng mga tao sa paligid. Kaya agad niyang inayos ang kanyang sarili at bumati ng maingiti. "Magandang umaga po, ma'am." Ang magalang niyang bati habang bahagyang yumuko. Ngumiti rin ang matandang babae at tiningnan si Micah nang may lambing at pag-unawa. Hindi inaasahan ni Micah ang susunod na mangyayari. Lumapit sa kanya ang matanda at bigla na lang siyang niyakap nito ng mahigpit. "Salamat, Micah." Mahina ngunit taos pusong sabi ng matanda habang yakap-yakap siya. Nagulat si Micah sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig sabihin ito. "Salamat po. Bakit po, ma'am?" Tanong ni Micah habang patuloy pa rin siyang nakayakap sa kanya ng matanda. Nanggigilid ang luha sa mata ng matanda na parang may matagal nang tinatagong damdamin na sa wakas ay nailabas niya. "Alam mo ba kung sino ako, Micah? Ako ang lola mo." Sabi ng matanda habang kumalas sa yakap at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Napaisip si Micah at napatingin sa paligid. Nangingini siyang tumingin pabalik sa matanda. "Lola? Paano ko po kayo naging lola?" Sagot ni Micah na naguguluhan. Tahimik na ngumiti ang matanda at biglang nagsalita naman ng lalaki. "Ako ang dating kasintahan ng nanay mo, Micah. Ako si Ramon, ang tatay mo." Ang paliwanag ni Ramon, ang totoong tatay ni Micah. Puno ng kabaitan ang kanyang tinig. Nanlaki naman ang mga mata ni Micah sa kanyang narinig.
hindi makapaniwala na ang lalaki at ang matandang kaharap niya ay bahagi pala ng buhay niya. Ano? Naguguluhang tanong ni Micah. Ngumiti ang matanda at iniabot ang kamay sa kanya. Micah, apo, kahit kami ng tatay mo, nagulat din nang makita namin ang resume mo. Kaya agad na lumapit sa akin ang tatay mo at kinausap niya ako. Kaya pinuntahan talaga kita dito para makita at mayakap. Sabi ng matanda na puno ng kabaitan. Kaya din nagtanong ako sa iyo kanina, Micah, tungkol sa iyo, lalo na tungkol sa nanay mo, si Minda. Dahil gusto kong makasigurado sa hinala ko habang binabasa ko yung resume mo. At yun nga, totoong anak ka namin ni Minda. Paliwanag ni Ramon. Nagtagpo sa unang pagkakataon si Ramon at ang kanyang anak na si Micah. May halong kaba at pananabik ang nararamdaman ni Ramon habang nakatitig siya sa dalagang halos kahawig niya. Hindi niya akalain na darating ang araw na makikilala niya ang anak na matagal na niyang pinapangarap na makita. Tahimik lamang si Micah, parang nag-aalangan at may halong pagtataka sa naririnig niyang mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Naintindihan namin, Micah, kung naguguluhan at nalilito ka ngayon. Kahit kami rin eh, talagang nakakagulat ang lahat ng to. Wika ng lalaki. Halos nanginginig ang boses sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Pero, Micah, anak, ako ang iyong ama. Matagal na kitang gustong makilala, makita't makasama. Ang iyong ina, si Minda, siyang aking minahal noon at hanggang ngayon hindi nagbago yun. Natigilan si Micah at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano po nangyari to? Tanong ni Micah, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagpatuloy si Ramon sa kanyang kwento. Noong kabataan namin ang iyong ina, nagmahalan kami ng sobra. Pero hindi kami pinagbigyan ng tadhana. Pinilit sa amin na maghiwalay dahil hindi pumayag si mama noon na makipagrelasyon ako sa kanya. Oo, alam kong nasaktan ako ng sobra. At nasaktan ko rin talaga ang mama mo ng sobra kaysa pa sa akin. Ganun yun kasi mahal na mahal ko siya. Bumigat ang boses ni Ramon. At napansin ni Micah ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya't mula noon, wala akong ibang minahal kundi siya. Ang buhay ko punong-puno ng pangungulila sa inyong dalawa. Hindi niyo po ba kami hinanap ni nanay? Tanong ni Micah. May halong pagtatampo sa kanyang tinig. Dahil hindi ako pinayagang makalapit sa inyo noon. Kung alam mo lang, Micah, kung saan-saan ako naghanap sa inyo kahit hindi na ako kinakausap ng mga magulang ko kasi ayaw nga nila sa nanay mo. Pero pinilit kong hanapin kayo nun. Pero wala eh. Hindi ko talaga kayo nahanap. Kaya nag-focus na lang ako sa company namin. Tahimik na napaiyak si Ramon habang naaalala ang mga mapait na alaala ng kanyang kabataan. Araw-araw, inaasam ko na makilala ka, na makita kang lumaki, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Dagdag pa niya. Bawat taon, umaasa ako na baka isang araw, magtatagpo rin tayo, pero hindi yun nangyari. Ngayon sigurado ako na mangyayari na talagang lahat, na matagal ko nang gustong mangyari. Nakaramdam si Micah ng awa at lungkot para sa kanyang ama. Bagaman hindi niya lubos nakilala si Ramon. Nararamdaman niyang bigat ng mga pinagdaanan nito. Ang tagal po pala niyong tiniis ang sakit at lungkot, bulong ni Micah. Napatingin si Ramon kay Micah at nagsalita. Oo, at ngayon, ang tangi kong hiling ay makabawi sa mga panahong nawala sa atin. Bakit po hindi niyo kinalimutan si nanay at nagmahal ng iba? Tanong muli ni Micah. Ngayon ay may interes sa kwento ng kanyang ama. Dahil si Minda lang ang babaeng minahal ko, sagot ni Ramon. At hindi ko rin kayang magmahal ng iba dahil ikaw, anak, ang laging laman ng puso ko. Tila naramdaman ni Micah ang mga pangarap ng kanyang ama na hindi natupad. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat po, Papa.
sa pagmamahal na hindi naglaho, kahit matagal po tayong hindi nagkasama. Sabi ni Micah habang nakayakap sa kanyang ama. Alam mo, Apo, Micah, noon galit na galit ako sa nanay mo. Kay Minda, inaamin ko masyado akong nakatingin sa estado ng buhay. Pakiramdam ko hindi siya nababagay para sa pamilya namin o para kay Ramon dahil mahirap lang siya. Bumuntong hininga si Lolita habang nakikinig si Micah na parang ngayon lamang narinig ang tunay na dahilan ng galit ng kanyang lola noon. Lola? Mahinang tanong ni Micah. Bakit po ganun? Pati ako, nadamay sa galit niyo kay nanay. Ang hirap po ng dinanas namin nung kami lang ang magkasama ni nanay. Ramdam ni Lolita ang bigat ng mga salitang iyon. At napalunok siya ng laway. Oo, Micah. Alam kong malaking pagkakamali yun. Ngayon ko lang naintindihan na mali ang inisip ko dati. Nagsisi ako dahil alam kong naapektuhan ang relasyon niyo ng papa mo. Tahimik si Ramon habang nakikinig sa kanilang usapan. Napansin niyang tumulo ang luha ni Micah habang nagsasalita ang kanyang lola. Ngayon gusto ko sanang maitamang lahat ng to. Dugtong ni Lolita. Nakatingin ng diretso kay Micah. Matanda na ako at ayoko namang daladala ko pang bigat ng nakaraan. Micah, Apo, sana mapatawad mo ko sa mga naging pagkukulang ko. Hawak ang kamay ng anak, sumingit si Ramon. Ma, alam kong matagal nang nasaktan si Micah sa mga nangyari noon. Pero sa tingin ko, napapanahon na para bigyan natin ang isa't isa ng panibagong pagkakataon. Tumango si Micah. Ramdam ang pag-aalangan, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Lola, hindi man madaling kalimutan ng lahat, pero gusto kong subukan. Para na rin sa ating pamilya. Pero hindi ko po alam kay nanay, dahil siya po yung nasaktan ng sobra. Pero sobrang bait po ng nanay ko. Ngumiti si Lolita. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat, Micah. Sa edad kong to, marami akong natutunan tungkol sa tunay na halaga ng pamilya. Hindi ang estado ng buhay o perang magdidikta ng kaligayahan. Sana'y mapatawad niyo ako. At sana magkakasama na tayong lahat at maging buo bilang isang pamilya. Tumango si Micah. Pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi habang si Ramon ay tahimik na nakangiti sa tabi niya. Sa pagkakataong iyon, nagyakapan ang tatlo. Bagamat maraming sugat ang kailangan maghilom, ang araw na iyon ay nagsilbing simula ng kanilang pagkakaayos. Tahimik silang nag-usap. Puno ng pag-asa sa kinabukasan na sana ang kanilang pamilya ay muling mabuo. Matapos ang mahaba at mabigat na pag-uusap ni Ramon at ng kanyang anak na si Micah na noon lang niya unang nakita sa personal, lumabas silang magkakasama mula sa kumpanyang ina-applyan ni Micah. Nasa tabi ni Ramon ang kanyang ina na si Lolita, na siyang lola ni Micah. Pinili ni Ramon na imbitahan si Micah sa isang mamahaling restaurant. Kasama si Lolita para mas maiparamdam sa anak ang kanilang pagmamahal at pagsuporta. Manghang-mangha si Micah sa bawat sulok ng restaurant. Kuminang ang kanyang mga mata sa kinang ng mga chandelier. At tila napako siya sa ganda ng mga nakalinyang silverware sa mesa. Hindi niya inakala na makakapasok siya sa ganitong klaseng lugar. Ang ganda dito pa, ngayon lang ako nakapasok sa ganitong lugar, sabi ni Micah habang iniikot ang tingin sa paligid. Ngumiti naman si Ramon. Anak, para sa'yo talaga to. Gusto ko ibigay ang mga bagay na minsan kong pinapangarap para sa'yo. Ngiti ang isinukli ni Micah habang binigyang pansin ang sinseridad sa mata ng ama. Tahimik namang nakikinig sa Lolita. Habang pinagdarasal ang muling paglapit ng pamilya. Habang kumakain ng masasarap na pagkain, hindi napigilan ni Lolita ang pagsasalita. Micah, may nais sana akong hingin sa'yo. Sana matulungan mo kong ayusin ang hindi pagkakaunawaan ng inyong ina at ng iyong ama.
Nabigla si Micah at napatingin sa kanyang lola. Lola, paano ko po ba ito gagawin? Tanong niya nang may pag-aalinlangan ngunit puno rin ng determinasyon. Huminga ng malalim si Lolita at tumingin kay Ramon. Anak, hindi rin kami nakabawi sa ina ni Micah noon at alam kong mabigat ang nangyari sa inyong dalawa. Pero baka sakali sa tulong ni Micah, magkaroon tayo ng pagkakataong magkapatawaran. Ha? Natigilan si Ramon at sumagot ng mahinahon. Sana nga, ma. Sana nga. Tiningnan ni Micah ang kanyang ama at lola. Hinawakan ang kamay ni Lolita. Lola, gagawin ko pong makakaya ko, ah. Nais ko rin naman pong magkaroon tayo ng kapayapaan at pagkakaisa bilang pamilya. Bahagyang napaluha si Lolita. Naramdam ang pagmamahal at sinseridad ng kanyang apo. Matapos ang kanilang mabigat na usapan, bumalik sila sa kanilang pagkain at muling naging masaya ang kanilang kwentuhan. Napuno ng tawanan at mga kwento ang paligid. Habang pinagmamasda ni Ramon, si Micah na tila ba nagkakaroon siya ng panibagong pag-asa na mapalapit muli sa kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Micah sa kanyang ama at lola. Salamat po sa gabing to. Sobrang saya ko po at hindi ko to makakalimutan. Nagyakapan silang tatlo. Dama ang pagmamahal sa isa't isa. At sa isipan ni Micah, nag-iwan ng pag-asa ang pangakong gagawin niyang lahat para sa muling pagkakasundo ng kanyang pamilya. Pero anak, saan ka matutulog ngayon? May upahan ka ba dito sa Manila? Tanong ni Ramon. Ah, meron po pa. Medyo malayo nga lang ho dito. Nahihiyang sagot ni Micah. Naku, apo, sa amin ka na matulog ha. Alam mo naman dito sa Manila, delikado lalo na't babae ka. Nag-aalala lang sabi ni Lolita. Oo nga anak, sa amin ka na muna matulog para mapanatag din kami. Pagkatapos dalhin ni na Ramon at Lolita si Micah sa kanilang bahay, nanlaki ang mata ni Micah sa kanyang mga nakita. Hindi niya inasahan na ganito kalaki at kaganda ang bahay ng kanyang ama. Wow! Ang laki pala ng bahay niyo, Papa! Sabi ni Micah, habang palingalinga sa paligid. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Ramon. Matagal ko nang gustong ipakita sa iyo to, anak. Lumapit si Lolita at humawak sa balikat ni Micah. Alam kong hindi tayo magkasundo dati, pero gusto kong bumawi sa iyo at sa iyong ina. Sabi ng matandang babae na may halong pagsisisi sa kanyang boses. Habang naglalakad sila papasok sa loob, ramdam ni Micah ang halo-halong emosyon. Saya, kaba at pangamba. Alam niyang maraming dapat ang pag-usapan at pag-ayusin sa pamilya nilang ito. Lalo na sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang ama. Ngunit hindi niya rin maiwasang isipin si Minda, ang kanyang ina na naiwan sa probinsya. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanya ngayon. Papa, hindi ko pa nasasabi kay nanay na nandito ako kasama kayo. Ani ni Micah, no may halong pag-aalala sa kanyang tono. Huwag kang mag-alala anak, magiging okay din ang lahat, sabi ni Ramon. Pagkatapos ng ilang sandali, inihatid ni Ramon si Micah sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Ito na ang magiging silid mo. Habang nandito ka anak, sabi ni Ramon habang binuksan ang pintuan ng kwarto. Tumingin si Micah sa kanyang ama at ngumiti. Salamat papa. Pagpasok niya sa loob, napansin niyang kalinisan at kaayusan ng silid. Ibang iba sa simpleng bahay nila sa probinsya. Sana maayos ka dito anak. Ani ni Ramon bago niya iniwan si Micah sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, pumasok muli si Ramon sa kanyang silid. Naupo ito sa gilid ng kama at nagtanong. Micah, anak, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba naguguluhan sa lahat ng nangyayari? Tumango si Micah. Hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Papa? Iniisip ko lang, ano kayang magiging reaksyon ni nanay kapag nalaman niyang nandito ako? Paano kung magalit siya sa akin? Tanong ni Maika. May halong kaba sa kanyang boses. Hinaplos ni Ramon ang kamay ng kanyang anak. Naiintindihan ko, anak. Hindi magiging madali ang lahat, lalo na sa parte ng nanay mo. Pero gusto ko sanang magkaroon ng pagkakataon na magkausap kami ni Minda, na magkaayos din kami kahit papaano. Sagot ni Ramon na may mabigat na damdamin. Alam niyang matagal na rin niyang nasaktan si Minda at may malalim na sugat sa pagitan nila. Papa, natatakot ako para kay nanay. Sagot ni Maika. Baka isipin niya na pinagtaksilan ko siya sa pagkasama ko sa inyo. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Ramon. Hinawakan ni Ramon ang balikat ni Maika at bumulong. Anak, walang mali sa pagnanais mong makilala ang iyong pamilya. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. At kung sakaling dumating ang panahon na magkausap kami ni Minda, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng totoo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, niyakap ni Ramon si Maika. At naramdaman ni Maika ang init ng yakap ng isang ama na matagal na niyang hindi naramdaman. Papa, sana dumating ang araw na magkais kayo ni nanay. Bulong ni Maika. Tumango si Ramon. Gagawin ko ang lahat, anak, para sa inyong dalawa. Kinaumagahan, masiglang bumangon si Maika. Amoy na amoy niya ang masarap na halimuyak ng bagong lutong sinangag at pritong itlog mula sa kusina. Nang pumasok siya sa kusina, masigla siyang binati ng kanyang lola Lolita na abala sa paghahanda ng kanilang almusal kasama si Ramon. Ang ama ni Maika. Naku, buti at gising ka na, Maika. Masiglang bati ni Lola Lolita. Mag-almusal ka na ha, at masarap ang mga niluto ko. Dagdag pa niya habang nakangiti. Umupo si Maika sa mesa at agad na nagsimulang kumain. Sarap talaga ng luto mo, Lola. Ani ni Maika habang kumukuha ng sinangag. Napangiti naman si Ramon sa tabi nila at sabay sabi, wala talagang tatalo sa luto ni Mama, kaya kahit kailan, hindi ko yan pinapalampas. Nagtawa na ng tatlo habang masaya silang kumakain. Habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Lola Lolita na may seryosong tono. Apo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Panimula niya. Tumigil sa pagkain si Maika at tumingin sa kanyang lola. Ano po yan la? Tanong niya. Gusto ko sanang pakiusapan ka na bumalik sa probinsya para pagtagpuin muli ang iyong mga magulang. Mahinahong sabi ni Lola Lolita. Matagal na rin silang hindi nagkikita at baka naman may oras na para ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan. Nag-isip sandali si Maika at pagkatapos ay ngumiti. Lola, mas maganda po siguro kung hindi lang ako ang uuwi. Sagot ni Maika. Bakit hindi tayong tatlong sabay na umuwi sa probinsya? Siguradong matutuwa si nanay na makita tayong lahat, lalo na ikaw at si Papa. Napatingin si Lola Lolita kay Ramon at sabay sabing, ano sa tingin mo, Ramon? Nagkibit balikat si Ramon at ngumiti. Magandang ideya yon, anak, sabi niya. Matagal na rin kaming hindi nakapag-usap ni Minda ng maayos, kaya baka panahon na rin para mag-usap kami at ayusin ang mga dapat ayusin. Napatingin siya sa kanyang ina na nakangiti at sumasang-ayon din sa kanilang plano. Sabi naman ni Lolita, kung ganon, kailangan nating iset ang araw ng ating pag-uwi. Napaisip siya sandali bago nagtanong. Kailan ba sa tingin niyong pinakamagandang araw para umuwi? Para makapaghanda tayo at maging maayos ang lahat. Natuwa naman si Maika sa naging desisyon ng kanyang lola at ama. Kaya masiglang sumagot. Siguro po sa darating na Sabado para wala masyadong tao sa daan, sabi ni Maika. Tumango si Lola Lolita at sumang-ayon. Tama, mas mabuting araw nga yan para makaiwas sa traffic. Lahat sila ay nagkasundo at nakangiti sa isa't isa.
Habang muling bumalik sa pagkain at masayang nag-usap tungkol sa nalalapit na pang-uwi sa probinsya. Lumipas ang ilang araw at abot langit ang saya ni Maika dahil makakauwi na siya sa kanilang probinsya kasamang kanyang ama, si Ramon, at ang kanyang lola Lolita. Sa wakas, makakasama niya ang mga mahal sa buhay at ramdam niya ang matagal na niyang inaasam na kasiyahan. Sa loob ng bus, mahigpit ang hawak ni Maika sa braso ng kanyang ama habang binabaybay nila ang mahabang daan pauwi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, masaya si Maika pero may kaba rin sa kanyang puso. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina, si Minda, kapag makita silang kasama niya si Ramon at si Lola Lolita. Pa, kinakabahan po ako. Mahinang sabi ni Maika kay Ramon, na noon ay seryosong nakatingin sa kalsada. Sa tingin mo, magugulat ba si nanay? Matutuwa kaya siya? Hinaplos ni Ramon ang buhok ni Maika. Huwag kang mag-alala anak. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Hayaan mo ang nanay mo. Makakaya natin tong harapin. Sagot niya ng may pagsuyo. Makalipas ang ilang oras, narating na nila ang probinsya. Huminto ang bus sa kanilang bayan at sabik na bumaba si Maika kasama ang kanyang ama at lola. Malapit na sila sa bahay at dama ni Maika ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nang marating nila ang maliit na bahay na kinalakhan niya, nagpaalam si Maika na mauuna siyang pumasok para sorpresahin ang kanyang ina. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Minda na abala sa pagluluto sa kusina. Lumapit siya at tahimik na sumilip. Nay! Masayang tawag ni Maika. Napalingon si Minda. Nagulat sa biglang pagdating ni Maika. Maika, ba't ang bilis ng umuwi mo? Kala ko ba may trabaho ka na sa Maynila? Tanong ni Minda. Ngunit makikita ang saya sa kanyang mga mata. Niyakap ng mahigpit ni Maika ang kanyang nanay. Nay, namiss ko po kayo, pero hindi lang po akong umuwi. Sagot ni Maika nung may kaunting kaba. Nagtaka si Minda at nagtanong. Sino naman ang kasama mo, anak? Sinilip niyang pintuan pero walang nakita. Bago pa man makasagot si Maika, biglang pumasok si Ramon at ang kanyang ina, si Lola Lolita, na natiling nakatayo si Ramon sa may pintuan. Halatang kinakabahan rin. Namutla si Minda at tila natulala nang makita ang dati niyang kasintahan. Kasama ang kanyang ina na noon ay hindi sang-ayon sa kanilang relasyon. Minda, mahina ngunit malinaw na tawag ni Ramon. Habang tinitingnan si Minda, nakita niyang mga alaala sa mga mata nito. Mga alaala ng masayang nakaraan. Ngunit dama rin niya ang lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata. Nakatulala si Minda nang makita niya si Ramon, ang dati niyang kasintahan at ama ng kanyang anak na si Maika. Sa hindi inaasahang pagkakataon, katabi nito ang ina niyang si Lolita na agad nagsalita. Minda, andito kami kasi gusto naming makapag-ayos sa'yo. Gusto naming buuin ang pamilya para sa kapakanan ni Maika. Tila bingi si Minda sa sinabi ni Lolita. Marami siyang gustong sabihin. Ngunit nanginig ang kanyang labi at halos hindi siya makapagsalita. Nang makabawi, may pangungulila at hinanakit sa kanyang tinig. Para saan pa? Okay na kami ni Maika. Tsaka hindi niya naman ako tinanggap noon, di ba? Nagulat si Lolita sa sinabi ni Minda. Halatang nahihirapan itong sagutin ang tanong niya. Napalunok si Lolita, saka nagsalita ng mahina. Minda, alam kong mali ako noon. Maraming pagkakamali ang nagawa ko sa inyo ni Ramon. Napagtanto kong ang ginawa kong paghihiwalay sa inyo ay naging malaking kasalanan. At alam kong labis kong nasaktan ang anak ko. Ramdam ni Minda ang pagkapahiya at pagsisisi sa boses ni Lolita. Ngunit hindi niya magawang palambutin ang puso niya. Tumingin si Ramon kay Minda at sa wakas, nagsalita rin siya. Minda, alam kong wala akong sapat na dahilan para mapatawad mo ko.
Hindi kita nagawang ipaglaban noon dahil natakot akong sumalungat sa mama ko. Pero ngayon handa akong gawin ng lahat para sa'yo at kay Micah. Lumapit si Ramon kay Minda at hinawakan ng kanyang kamay. Gusto kong buuin ang pamilya natin. Gusto kong maging ama kay Micah. Huminga ng malalim si Minda at iniwas ang tingin mula kay Ramon. Ramon, ang hirap ng mga pinagdaanan ko noon. Anya, nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. Nung iniwan mo kami, mag-isa kong tinaguyod ang lahat. Naghanap ako ng trabaho, kahit anong klase, para lang may makain kami ni Micah. Hindi ko pinili ang madaling landas, pero kinaya ko dahil sa anak natin. Ramdam ni Ramon ang bigat ng mga salita ni Minda at napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi naging madali ang pagtanggap sa kanya ng babae, ngunit determinado siyang magsakripisyo para mabawi ang nawalang tiwala at pagmamahal ni Minda. Minda, di ko na kayang balikan pang nakaraan. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat ng pagkukulang ko sa inyo, sambit niya. Tahimik na tumutulo ang luha ni Lolita habang pinagmamasdan ang dalawa. Minda, alam kong hindi madali para sa iyong lahat ng to. Pero sana para kay Micah magkaayos tayo. Gusto kong maging buo ang pamilya niyo para hindi na mahirapan ang apo ko. Naramdaman ni Minda ang sinseridad sa boses ni Lolita. Ngunit mabigat pa rin sa kanyang dibdib ang mga alaala ng kanyang mga paghihirap. Sa wakas, nagbitiw ng malalim na buntong hininga si Minda at tumingin kay Ramon at Lolita. Sa totoo lang, gusto kong bigyan si Micah ng buong pamilya. Ayokong maranasan niyang hirap na lumaki ng walang ama. Pero natatakot akong masaktan ulit. Paano kung hindi niyo ako tanggapin muli kapag may problema? Humarap si Ramon kay Minda at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Pangako ko, Minda, hindi na kita bibitawan, pati ang nanay ko. Alam kong mas handa na rin siya ngayon na tanggapin ka. At gagawin kong lahat para hindi ka na muli masaktan. Nag-iba ang ekspresyon ni Minda, bagamat may pangamba pa rin sa kanyang puso. Unti-unti niyang nararamdaman ang sinseridad ni Ramon. Sa puntong iyon, huminga ng malalim si Minda at tinanggap ang kamay ni Ramon. Sana nga Ramon, kayanin natin to para kay Micah. Sana magawa nating buuin ang pamilya natin. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, napagtanto ni Ramon, Minda at ang ina ni Ramon na si Aling Lolita na panahon na upang ayusin ang kanilang mga tampuhan. Matagal nang may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila, lalo na't nagkaroon ng alitan ng mag-ina dahil hindi sangayon si Aling Lolita sa kanilang relasyon. Sabi ni Ramon, Ma, si Minda ang mahal ko. Matagal na kami hindi nagkasama ngayon, Ma. Kaya kahit anong mangyari, magsasama kami. Kami ng anak namin na si Micah. Dahil sila, Ma, ang tunay na magpapasaya sa akin. Sa atin, Ma. Napatingin si Aling Lolita kay Minda. At bagaman may konting pag-aalandangan, unti-unti niyang nararamdaman ang sinseridad sa mga mata ng dalawa. Nagsimula ng magpaliwanag si Minda. Mama, hindi ko po hangad na kunin si Ramon sa inyo. Mahal ko ho siya at gusto ko rin pong maging bahagi ng pamilya niyo. Naramdaman ni Along Lolita ang kabutihan ng loob ni Minda. At sa unang pagkakataon, naisip niya na baka nga mali siya sa panghusga. Malaki ang naging kasalanan ko sa inyo mga anak. Kaya sino pa ako para hadlangan kayo? Tsaka gusto ko lang din ay mabuo tayo, sagot ni Aling Lolita. Ngumiti si Ramon at yumakap kay Aling Lolita. Salamat, Ma. Ang mahalaga ngayon ay ang pagbuo ng pamilya. Hindi yaman o estado ang magtatagal sa buhay, kundi ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Naramdaman ni Aling Lolita ang sinseridad ng anak niya at tila nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Mula noon nagkaroon ng mas bukas na ugnay ng tatlo. Nagpa siya silang kalimutan ng mga tampuhan at simulan ang mas masayang buhay bilang isang pamilya. Salamat sa inyo, Ramon at Minda, dahil hindi niyo ako iniwan kahit naging mahigpit ako sa inyo.
sabi ni Aling Lolita. Salamat din po, Mama, sa pagtanggap niyo sa akin. Tugon ni Minda habang pinapahid ang lungha sa pisngi. Bumalik si Maika sa Maynila kasamang kanyang mga magulang matapos ang ilang taon ng hindi pagkikita at pagsasama. Dala ang pag-asa na magkaroon ng magandang kinabukasan. Nais ni Maika na magamit ang kanyang mga natutunan at maipakita ang kanyang kakayahan sa malaking lungsod. Bagamat kinakabahan, mas nangibabaw ang kanyang pananabik sa bagong yugto ng kanyang buhay sa lungsod. Sa simula pa lang ay damanan niya ang masayang pagtanggap ng kanyang pamilya. Lalo na ng kanyang lola Lolita na matagal nang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Isang gabi habang nag-uusap sila sa hapagkainan, iminungkahi ni Lola Lolita kay Maika na subukang magtrabaho sa kumpanya nila. Maika, ba't hindi mo subukan ang trabaho sa kumpanya natin? Magandang simula to para sa'yo. Mungkahi ni Lolita habang nakangiti. Napatingin si Maika sa kanyang ama na si Ramon, na agad namang tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang lola. Oo nga anak, hindi lang makakatulong to sa'yo. Matututo ka pa sa maraming bagay sa negosyo, ani ni Ramon. Bagamat alinlangan si Maika, inisip niyang magandang pagkakataon na ito upang mapalapit siya sa kanyang pamilya at lalo pang mapalawak ang kanyang kaalaman. Kaya naman matapos ang masinsinang pag-uusap, napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng kanyang lola. Sige po, lola, sasubukan ko. Sagot ni Maika habang hindi maitago ang pananabik sa kanyang mga mata. Labis ang kasiyahan ni Lolita sa naging desisyon ni Maika at agad siyang pinaplano ng mga gawain na angkop sa kanyang mga kakayahan. Kinabukasan, kasama ni Maika ang kanyang ama na si Ramon sa unang araw ng kanyang trabaho. Habang papasok sa opisina, pinaliwanag ni Ramon ang ilan sa mga responsibilidad na kakaharapin niya sa kumpanya. Huwag kang mag-alala anak, nandito lang ako para tulungan ka. Sabi ni Ramon habang tinatapik ang balikat ni Maika. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang kaba ni Maika at naging mas kampante siya sa kanyang pagsisimula. Sa loob ng ilang linggo, maraming bagay ang natutunan ni Maika. Hindi lamang sa mga dokumento o transaksyon, kundi pati na rin sa pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao sa opisina. Lola, ang dami ko pong natututunan. Sobrang salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Sabi ni Maika isang araw habang kausap ang kanyang lola sa opisina nito. Nakangiti namang sumagot si Lolita. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng to, kaya gusto ko lang na maging handa ka sa darating na hamon. Hindi naging madali ang bawat araw para kay Maika, lalo na't marami siyang kailangang pagsabayin at pag-aralan. Ngunit sa bawat pagod ay naroon ang kanyang ama na si Ramon na laging nakaalalay sa kanya. Anak, tandaan mo, hindi kailangan magmadali. Step by step lang. Paalala ni Minda sa kanya isang gabi matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho. Malaking tulong para kay Maika ang mga salita ng kanyang ama na nagbibigay lakas at inspirasyon sa kanya. Habang tumatagal, mas naging maayos at maalam si Maika sa kanyang mga gawain. Nakilala siya sa opisina bilang masipag at magalang na empleyado. Dahil dito, maraming natutuwa sa kanya at nagpapahayag ng suporta. Isang araw, lumapit sa kanya si Ramon at sinabing, "Anak, natutuwa ang lola mo sa pinapakita mong galing at sipag. Patuloy mo lang to anak. Dahil balang araw, ikaw nang magmamana ng lahat ng to." Nagkaroon si Maika ng mas malaking pangarap para sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sa mga oras na nagkakamali siya o nahihirapan, laging nariyan ang kanyang lola at ama na laging nakaalalay. "Lola, Papa, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung saan ako makakarating kung hindi dahil sa inyo." Sabi ni Maika habang hawak ang mga kamay nila. At sa mga mata ng kanyang lola at ama,
nakita niyang pagmamahal at pagtitiwala nila sa kanya. Habang dumarating ang mga taon, mas lumalalim ang pagkaintindi ni Micah sa mga pangangailangan ng kumpanya at sa mga hamong darating. Unti-unti siyang nahuhubog upang maging mahusay na pinuno na handang magdala ng kanilang negosyo sa mas mataas na antas. Habang nagtatrabaho si Micah sa kumpanya ng kanyang lola, unti-unti niyang natutunan ang lahat ng kailangan para sa maayos na pamamalakad ng negosyo. Mula sa maliit na gawain hanggang sa mas mabigat na responsibilidad, hindi siya nagdalawang isip na matutunan ang bawat aspeto ng trabaho. Madalas siyang kausapin ang kanyang lola at tinuturuan siya sa mga tamang desisyon at sa kung paano pakikisamahan ang mga empleyado. Kapag may hindi siya naiintindihan, agad siyang nagtatanong sa kanyang lola na laging handang magpaliwanag at gabayan siya sa bawat hakbang. Isang araw habang nasa opisina, tinanong siya ng kanyang lola, "Handa ka na bang tumanggap ng mas malaking responsibilidad, apo?" Saglit na nag-isip si Micah bago sumagot, "Opo, lola, gagawin ko pong lahat para matutunan at magampanan ng tamang aking mga tungkulin." Ngumiti ang kanyang lola at nagsalita, "Nakita ko kasi kung paano ka nagsikap at may tiwala ako na kaya mo to." Masaya si Micah sa mga sinabi ng kanyang lola. Pakiramdam niya ay nagbungang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang lumilipas sa mga buwan, ipinakita ni Micah ang kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Kahit mahirap ang ilang mga desisyon na natili siyang determinado at tapat sa kanyang tungkulin. Hindi nagtagal napansin ng mga empleyado ang kasipagan ni Micah. At ang ilan ay humanga sa kanyang diskarte sa pagpapatakbo ng negosyo. Unti-unti mas mataas na mga posisyon ang naibigay sa kanya. At naging inspirasyon siya sa mga kasamahan sa trabaho. Pagdating ng gabi, madalas ikwento ni Micah sa kanyang mga magulang ang mga bagong natutunan niya sa araw na iyon. Sabi niya sa kanyang ina na si Minda, "Mama, hindi ko akalain. Ganito pala kahirap ang trabaho ni Lola." Sagot naman ni Minda, "Anak, masaya kami ng papa mo na pinili mong matuto at magsikap. Ang importante, mahal mo ang ginagawa mo." Sumang-ay naman si Ramon, ang kanyang ama, at sinabing, "Mahalaga sa lahat ay nagtitiwala kami sa iyo, Micah. Alam namin na kaya mong lahat ng yan." Sa bawat pag-angat ni Micah sa kanyang posisyon, lalong naging masaya at proud ang kanyang pamilya para sa kanya. Nakikita ng kanyang mga magulang kung gaano siya kaseryoso at kung paano siya lumalago hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin bilang isang mabuting tao. Madalas nilang iparamdam kay Micah ang kanilang buong suporta at pagmamahal, na siyang nagbibigay ng dagdag na lakas at inspirasyon sa kanya araw-araw. Isang araw habang magkasama silang kumakain ng tanghalian, sinabi ni Micah sa kanyang mga magulang, "Mama, Papa, pangarap ko someday ay maging kasing husay ni Lola sa pamamahala." Ngumiti si Minda at sinabing, "Anak, alam namin kaya mo yun dahil ang sipag at dedikasyon mo ay talaga namang nakakahanga." Tumango si Ramon at may idinagdag, "Huwag kang titigil sa pangangarap, Micah, ha? Dahil nasa likod mo kami, handang umalalay sa lahat ng oras." Sa paglipas ng panahon, lalo pang pinatunayan ni Micah na ang kanyang kakayahan sa kumpanya ay walang kasing galing. Hindi lamang siya minahal ng mga empleyado, kundi naging inspirasyon din sa kanila dahil sa kanyang pagiging masipag at tapat sa tungkulin. Palagi siyang nagpapasalamat sa gabay ng kanyang lola, pati na rin sa suporta ng kanyang pamilya na naging matibay na sandigan niya sa bawat pagsubok. Sa huli, napagtanto ni Micah na hindi lamang tungkol sa posisyon o kapangyarihan ng pamumuno. Mahalaga rin ang pagmamahal at malasakit sa mga kasamahan at sa kumpanyang itinayo ng kanyang lola.
Dahil dito, mas naging matatag siya at mas handa sa anumang haharapin pa sa hinaharap. Bit-bit ang pagmamahal ng kanyang pamilya at mga aral ng kanyang lola. Isang araw habang magkasama si Micah at ang kanyang lola sa hardin, tinawag siya ng kanyang lola upang mag-usap ng masinsinan. Nakangiti ang matanda at malumanay nitong sinabi, "Micah, apo, matagal ko nang iniisip ang aking plano para sa ating kumpanya. Gusto kong ipasa to sa iyo balang araw." Nabigla si Micah sa narinig. Hindi niya inaasahan ang pahayag ng kanyang lola. Mahigpit niya itong niyakap at nagpasalamat. "Lola, malaking karangalan to para sa akin," sabi niya habang nakangiti. Habang magkayakap, masuyo siyang tinapik ng kanyang lola sa likod. "Nakita ko kasi ang dedikasyon mo, Micah. Hindi mo lang minamahal ang kumpanya, mahal mo rin ang mga tao dito. Gusto kong ikaw ang magpatuloy ng lahat ng nasimulan natin, ng kumpanya." Paliwanag ng kanyang lola. Napabuntong hininga si Micah at tumingin sa mga mata ng matanda. Punong-puno ng pagmamahal. "Lola, hindi ko kayo bibiguin," tugon niya. "Gagawin kong lahat para maipagpatuloy ang legacy niyo." Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkwentuhan pa ang maglola tungkol sa mga plano ng kumpanya. "Alam mo, apo, hindi naging madali ang mga dinaanan ko noon para palaguin ang negosyo. Marami akong sinakripisyo, pero hindi ko ito pinagsisisihan dahil napakarami nating natulungan," sabi ng kanyang lola na puno ng alaalang mga mata. "Kaya naman gusto kong maipasa to sa kamay na nagmamahal din dito." Mahinaho namang sumagot si Micah. "Lola, nakita ko kung paano niyo pinahalagahan ang ating mga empleyado. Kayo ang dahilan kung bakit loyal at masaya silang nagtatrabaho sa atin. Gagawin kong lahat para maging mabuting pinuno para sa kanila." Ngumiti ang kanyang lola at sinabing, "Yan ang gusto kong marinig. Ang isang tunay na pinuno ay hindi lang magaling, kundi may puso para sa kanyang mga tauhan." Pagkatapos ng kanilang usapan, nagplano si Micah kung paano mapapabuti pa ang kalagayan ng mga empleyado. "Lola, plano kong dagdagan ang mga benepisyo ng mga empleyado para mas maramdaman nilang ating suporta. Gusto kong patuloy na maging inspirasyon ng ating kumpanya sa kanila," pahayag niya. Tumango ang kanyang lola at sinabing, "Napakagandang ideya, apo. Ipagpatuloy mo yan. Hindi ko lang susundan ang mga yakpak niyo, Lola. Sisiguraduhin ko ang mapapabuti pa natin ang kalagayan ng lahat ng mga empleyado natin. Gusto kong makita silang masaya at nagtatagumpay din." Lubos ang saya ng kanyang lola sa sinabi ni Micah at masuyo niyang itong niyakap muli. "Salamat, apo. At handa kang panindigan ng lahat ng to," sabi ng kanyang lola habang mahigpit na yakap ang apo. "Kahit wala na ako balang araw, alam kong nasa mabuting kamay ang kumpanya natin." Napaluha si Micah sa sinabi ng kanyang lola. Ngunit mas pinili niyang umiti at pangakong hindi niya bibiguin ang kanyang pinakamamahal na lola. Sa huli, sabay silang tumingin sa malawak na hardin. Puno ng pag-asa at mga plano para sa kinabukasan. Makalipas ang ilang taon, si Micah ay masipag na nagtrabaho sa kumpanya hanggang sa unti-unti siyang napansin ng mga nakakataas dahil sa kanyang tiyaga at dedikasyon. Hindi nagtagal ay naging tagapangasiwa siya ng kumpanya. Ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina na si Minda. Malaki ang pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Kung dati kailangan magtipid ni Minda sa pang-araw-araw na gastusin, ngayon ay masagan at maginhawa ng kanilang pamumuhay. Ngunit kahit gaano pa kalayong narating ni Micah, hindi niya nakalimutan ang mga pagsubok na pinagdaanan nila upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Isang araw, nagpa siya si Micah na bigyan ng masayang bakasyon ng kanyang pamilya. "Ma, pa, gusto kayong dalhin sa iba't ibang lugar para maglibot at magsaya," masiglang sabi ni Micah.
Nanginginig ang mga mata ni Minda. Talaga ba, anak? Parang kailan lang. Hindi natin kayang magbiyahe. Sagot niya na may halong saya at pagkamangha. Tumango naman si Ramon, ang ama ni Micah, na tahimik ngunit masaya rin pinagmasdan ang kasiyahan ng kanyang pamilya. Noong araw ng kanilang lakad, sabik na naghanda ang buong pamilya. Saan tayo unang pupunta, anak? Tanong ni Minda habang pinipilit-pigilan ang kanyang mga mata na lumuha sa sobrang saya. Ma, sorpresa to. Basta mag-enjoy ka lang. Nakangiting sagot ni Micah. Sa unang pagkakataon, nakapunta si Minda sa isang kilalang park na noon ay pinapangarap lamang niyang mapuntahan. Hindi niya mapigilang mapangiti at ngumiti habang nakatingin sa magagandang tanawin na noon ay nakikita lang niya sa litrato. Ang ganda pala talaga dito, Micah. Bulong ni Minda habang nakahawak sa kamay ng anak. Salamat at dinala mo kami rito. Niyakap siya ni Micah at tumugon. Makarapat dapat ka sa lahat ng to. Lahat ng sakripisyo mo hindi ko nakakalimutan. Naramdaman ni Minda ang init ng pagmamahal at pasasalamat ng anak at hindi niya mapigilang maging emosyonal. Kasamang pamilya, nagtungo sila sa iba't ibang lugar. Kumain sa mga bagong kainan. Namasyal sa mall at nagpunta sa isang magandang tanawin kung saan tanaw nila ang buong syudad. Habang nakatanaw, tahimik na nagdinilay si Ramon. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Masaya ako na ganito na ang buhay natin ngayon. Sambit ni Ramon habang magkahawak ang kanilang mga kamay ni Minda. Lumipas ang maghapon na puno ng tawanan at masasayang alaala. Nang pauwi na sila, napansin ni Micah ngiti sa mukha ng kanyang mga magulang. Itong pinapangarap ko noon pa, anak. Parang panaginip. Sabi ni Minda, natuwang-tuwa rin sa nangyari. Tinapik ni Micah ang likod ng kanyang ina at tumango. Dito panaginip, ma. Totoo na to. Habang nasa kotse sila pauwi, nagpasalamat si Micah sa kanyang mga magulang. Kayo ang inspirasyon ko sa lahat ng to. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to mararating. Sabi niya habang nakangiti. Ngumiti si Ramon at humawak sa balikat ni Micah. Anak, proud kami sa'yo. Kahit gaano kataas ang narating mo, hindi ka nagbago. Sa huling pagkakataon ng araw na iyon, sabay-sabay silang naghapunan sa bahay. Simpleng handa lamang, ngunit ramdamang init ng pagmamahal ng bawat isa. Ito nang pinakamagandang biyaya na natanggap ko buong buhay ko. Para talagang panaginip, pero totoo pala. Nakakatuwa lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon. Hindi ko ay naakala lahat ng to. Sabi ni Minda habang nakatingin kay Micah at kay Ramon. Tumawa sila ng sabay-sabay, puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Naging mas matibay ang kanilang pamilya dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nila noon. Ang kanilang kasiyahan at tagumpay ay hindi lamang dahil sa maginhawang buhay, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa nilang pamilya. Sa kabila ng kanilang nakamit na tagumpay, nanatili silang mapagkumbaba at hindi kinalimutan ang kanilang pinagmulan. Habang masaya nilang binubuo ang mga panibagong alaala na magpapatatag sa kanilang samahan. Pilit nga nilang kinalimutan ang nakaraan at ine-enjoy na lang ang bawat minuto at oras na magkakasama sila bilang isang pamilya. Wala na nga talagang hinihiling pa ang bawat isa sa kanila. Dahil narito na sila, kumpleto at magkakasama. Bawat araw ay sinusulit nila na mag-enjoy, kumala at kung ano-ano pang bonding bilang isang pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan ay pilit na nilang ibinaon. At ngayon, may ngiti na kanilang inihaharap sa bawat hamon ng buhay. Para kay Minda, worth it lahat ng kanyang pagtitiis at paghihirap na mabuhay ang kanyang anak na si Micah.
Nasa dulo naman pala ang magiging bunga ng lahat ng paghihirap na ito. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Sa Isang Iglap, Nagbago ang Lahat.